At kaugnay pa rin po ng matinding init ng panahon ay umakyat na po sa 18 lugar ang nagdeklara po ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Nakiusap din po ang Task Force El Nino na magtipid ng tubig. Isang halimbawa raw ang pag-iwas muna sa paggamit ng inflatable pool. At para po pag-usapan niya ay makasama natin si Communications Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Magandang tanghali, ASEC. Magandang tanghali, Joby. Magandang tanghali sa mga nakikinig at nanonood sa inyo ngayon. Una ko nang kakamusahin, ASEC, yung ano, no, dahil kayo yung nagbigay ng panawagan ito nakalipas sa mga linggo, ano, sa ating mga kababayan. Mukha bang nagbibigay ng kanilang pagtitipid ang ating mga kababayan after yung inyo pong panawagan? Well, ngayon hindi pa natin ma-assess kung nagiging effective yung panawagan natin, Joby, no? Kasi meron pong tumututol dun sa panawagan na huwag gumamit ng inflatable pool. In fact, may nagsabi sa akin kaninang umaga na dun sa kanilang kalsada dito sa Maynila, ang dami pong nakahilera na inflatable pool. Hindi naman natin masisisi yung ating mga kababayan kung gusto nilang magpalamig, lalo na yung mga kabataan ngayon na sobrang apektado ng matinding init. Pero yung sa amin naman po is panawagan. Kasi nga ang inflatable pool talaga is magastos sa tubig, lalo't kung everyday mong gagamitin at papalitan yung tubig, hindi mo naman pwedeng palitan o hindi palitan talaga kasi yun dahil nga baka pagmulan pa ng sakit. Pero yun, ang sa amin po ay panawagan na hanggat maaari o hanggat pwede, huwag naman po sanang gumamit para makatipid tayo sa tubig. Okay, so puntahan na natin yung mga ano no, yung mga lugar na nag sumasailalim doon sa state of calamity ano dahil sa El Nino. Mukhang alam na rin naman natin kung ano yung sagot dito sa katanungan na to, pero posible ba talaga na ito yung madagdagan at soon ba yung kanilang pagdedeklara? Actually, as of 6 a.m. today, naglabas ng advisory or reporting Office of Civil Defense. So nadagdagan pa ng isa yung 18 bayan. So ngayon nadagdag na yung Paglat, Maguindanao. So 19 na siya at gaya ng naiuulat na nito mga nakaraang araw, merong mga bayan sa Visayas gaya ng Cebu City. Ang Cebu City actually 28 barangay nila ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa water shortage. At sa Iloilo po, meron pong mga bayan na nag-iisip na magdeklara ng state of calamity. Yun nga lang kasi hindi papasok doon sa criteria para makapagdeklara ng state of calamity. Pero just the same, nadadama na nila yung matinding epekto ng El Nino sa kanilang mga bayan. ASEC Joey, ayun na nga. So baka doon may mga manonood tayo na hindi alam. Ano, siguro nasa isang lugar sila, parang initiin na sila, ba't hindi pa sila nalalagay doon sa estado na yon. Pero paano nga ba, ano nga ba yung mga criteria na yan para mas alam ng mga kababayan natin? Opo, base dun sa criteria ng Office of Civil Defense, no, dapat 15% ng population ang apektado nung kung ano man yung kalamidad, tapos 30% nung kabuhayan ng apektado, tapos merong mga vital infrastructure o yung gaya ng mga tulay, gaya ng mga building na apektado din. So I guess kahit nafe-feel natin yung sobrang init o may pinsala talaga doon sa sakahan, kung hindi po pasok doon sa criteria, hindi po makakapag-deklara. Pero baka tanungin din ng tao, bakit kailangan pang pumasok sa criteria? Kasi yun nga po, ang pag nagdeklara po tayo ng state of calamity, doon po magagamit yung calamity fund. Kung hindi pa naman po talaga ganong kalawak yung pinsala, hindi po dapat muna gamitin yung calamity fund. Okay, so yun na nga, ano, syempre may hindi mabenepisyo, pero meron silang matatanggap na tulong. Ano. So ano nga ba yung mga asahang assistance ng mga apektadong residente just in case po na sila ay masa ilalim sa state of calamity? Opo, bukod po doon sa pag-activate ng local calamity fund, pwede na rin matrigger yung mechanism para makahingi ng tulong mula sa national government. In the case of the farmers po, pwede pong makahingi ng tulong sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng quick response fund ng DA. So sa ngayon po, nasa 1.1 billion pesos na po ang naipapaabot na tulong, hindi lamang sa mga magsasaka, kundi sa kanilang mga pamilya. Kasi Joey, hindi lang naman yung mga palayan o mga sakahan ang kailangang i-rehabilitate o bigyan ng tulong o lunas, kundi pati yung mga mismong tao. So yung ibang mga magsasaka at mangingisda na hindi nakakapaghanap buhay ngayon, binibigyan sila ng financial assistance, ng alternative forms of work, meron ding gas subsidy at iba't iba pang tulong. So doon din pumapasok yung mga ibang ahensya gaya ng DSWD, DOLE, Office of Civil Defense under DND para po makapagbigay ng tulong sa mga apektadong
pamilya at individual, hindi lamang yung mga magsasaka at mangingisda. Si Joey, balikan natin. Ano, kanina nagbigay kayo ng panawagan tungkol doon sa mga inflatable na pool. Ano? Pero meron din tayo talaga na yung totoo mga pool, yung malalaki sa mga, hindi lang sa residents, ano, pati sa mga resorts, lalo sa mga probinsya. Yung panawagan, kasi nakikita natin na maski sa ibang bansa, lalo sa Amerika, kapag ka merong tagtuyot, talaga nananawagan na huwag i-maintain o kaya ay huwag palitan yung tubig. Ano? Kayo ba ay may ganun ding panawagan sa mga private owners dito? At ang problema kasi dyan, baka mamaya pag simula naman ang karamdaman, if ever, na hindi naman linisin. Actually, yung advisory po ay ipinalabas ng NWRB, National Water Resources Board. So sa mga malalaking subdivision na mayroong mga clubhouse na may swimming pool o dun sa residences na may swimming pool, ang panawagan nila is ipagpaliban muna yung paglilinis o maintenance ng kanilang mga swimming pool. Now, I understand. Kapag hindi po nilinis, syempre tama po yung sabi niyo, Jovi, na pwedeng pagmula ng sakit lalo na sa ano sa balat, di ba? Pero kung hanggat kaya po na i-treat muna ng chemicals kung hindi pa naman siguro nilulumot o hindi pa naman kulay green yung tubig, pagpapaliban. Again, hindi po ipinagbabawal, pero dahil po nga medyo critical po yung next 2 months. Dahil hindi lang po panahon ng El Nino, kundi pumasok na rin ngayon summer season, dapat magtipid pa po tayo ng tubig hanggat maalpasan po natin yung worst that El Nino can give in terms of yung impact sa ating limited resources. Si Joey, bigay namin sa inyo yung pagkakataon para alam namin, nagbigay na kayo ng mga paalala last week. Ano, pero again, yung mga paalala sa publiko ngayong tag-init. Maraming salamat sa pagkakataon, Jovino. So, sa mga kababayan po natin, hanggang Mayo po ay aasahan po natin na mararanasan natin ang epekto ng El Nino at ang matinding init dulot ng summer season. Pero kahit po tumigil na yung El Nino at mag-shift man tayo sa La Nina, hindi pa rin po tayo makakatanggap o makakaranas ng sapat na pag-uulan. Kaya kailangan pa rin po nating magtipid, hindi lamang po sa tubig, kundi pati sa kuryente, pati sa pagkain na rin, para po pag maalpasan po natin yung El Nino season, pati yung La Nina po, masasabi po natin na nakapag-tulong-tulong po tayo para malampasan kung anumang posibleng crisis na naidudulot nitong unusual weather phenomena na ito. Maraming salamat, Asik Joey Villarama, ang tagapagsalita po ng Task Force El Nino.